Ang aircon niyo po ba ay Carrier X-Power Gold 3 split-type inverter aircon? Kung oo, ang video pong ito ay para sa inyo dahil ang video pong ito ay tutorial kung paano gamitin ang ating mga remote control. By the way guys, ako po si Jan and you're watching Pambansang Banlag, Pambansang Baluga channel. Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! By the way guys, before I begin, shoutout po kay Ma'am Shaira Ocampo. Siya po ang may idea lahat nito kung bakit ginawa ko ang video na ito. At dahil alam nyo naman na informational and entertaining videos lang ang ating ginagawa. Kaya ayan guys, sinundan ko ang gusto ni Ma'am. So yun guys, shoutout po sa inyo. More power po sa inyo, Ma'am Shaira. By the way guys, bago po tayo mag-proceed sa remote, kailangan po muna natin sigurong alamin kung meron ba tayong control sa mismong unit natin kung sakaling ma-misplace natin ang ating remote. May mga nagtatanong kasi sa akin na meron po bang control sa mismong indoor unit kung sakaling man na mawala ko yung remote pansamantala or na-misplace ko yung remote at kailangan ko ng pandarin yung aircon. Ang sagot po doon ay yes, meron po. Ang gagawin po natin guys is pupuntahan natin ang indoor unit and then bubuksan po natin yung cover niya. Dito po natin siya bubuksan. Then, slide in. Makikita nyo po yung parang button dito na may nakasulat po na operation and reset. Dito po yung pwede nyo gamitin na emergency button kung sakali man na-misplace nyo yung remote ninyo. So, try po natin. Yan guys. Ang nakasaad sa manual ng Carrier guys, pag pinindot natin yun, magiging temperature po natin na naka-settings is 24 degrees Celsius at yung fan niya ay naka-automatic mode. So, habang hinahanap niyo yung remote, makakapagpalamig na po kayo ng room. Para sa mga nagtatanong naman po kung pwede bang gawing regular basis ang pagpindot doon sa emergency button na sinabi ko sa inyo, kung ako ang tatanungin nyo guys, personal opinion ko is hindi siguro guys kasi hindi po naka-design yon para gamitin natin siyang control ng ating aircon. Talagang as much as possible guys, remote control pa rin talaga tayo dahil para din maingatan natin. Actually, may mga ibang purpose po yung emergency button na yon. However, hindi naman na natin siguro tatalakayin yon dahil basically, pang-reset lang din naman po yon. Anyway, kung nawala na yung remote ninyo or nag-malfunction na ito, ang masasuggest ko guys is sana kumontak na kayo ng Carrier at magtanong na kayo kung paano po makapag-avail ng replacement ng remote ninyo. Yun ang pinaka the best guys. Or simply guys, meron na kasing mga cellphone ngayon na nakakapag-control ng aircon. Ang alam ko yung brand na cellphone na yun is yun yung Xiaomi. Meron silang IR sensor na tinatawag. So I think you need to check that out guys kung sakali baka makatulong po sa inyo dahil malaking tulong yun kung sakali naman na ayaw nyo nang humanap pa ng remote. Anyway, ayan guys, proceed na po tayo sa remote. Pero bago po natin talakayan ang buttons ng remote, kailangan po muna natin malaman kung paano ito lalagyan ng baterya. So, paano po natin ito lalagyan ng baterya? Una po natin gagawin guys ay bubuksan po natin ito. I-slide out lang po natin siya ng ganyan hanggang makikita na po natin yung battery slots. Ang kakailanganin po natin sa remote na ito ay dalawang AAA battery. Okay? Usually, pagka po binili nyo siya ng brand new, of course, meron pong free battery yan. So, ganyan po lang po natin siya, lalagyan ng battery. And then, babalik na po natin siya. Once na nag-blink na po yung clock time niya, that simply means may power na po ang ating remote. So, proceed na po tayo niyan sa ating pag-adjust ng clock time. At dahil na-iset na po natin ang battery sa ating remote,
Ang susunod po natin gagawin at tatalakayin ay kung paano naman ang pag-adjust ng ating clock time. Sa mga nagtatanong, kailangan pa ba talagang ina-adjust ang ating clock time? Kung ako po ang tatanungin nyo, yes, 100% po. Bakit? Kasi guys, ang clock time po natin ay may malaking kinalaman yan sa ating timer. Kung mahilig po kayong mag-timer sa inyong aircon, napakalaking bagay po ng clock time na ito. Dahil pag hindi po ito nakaparehas sa orasan natin sa bahay natin, of course, hindi po sasabay yung timer natin sa oras ng bahay natin. So, ganun po ka-importante ang ating clock time. Ang isa pa pong importansya ng clock time ay pwede rin po ito na gawin nating orasan kung sakali man na wala tayong makitang oras sa area kung nasaan nandoon ang ating aircon. So ayun guys, so paano ba ang pag-set ng ating clock? Okay, so ganito lang yan guys. Unang-una guys is bubuksan natin itong cover and then hanapin lang po natin itong timer on and off. Dito po yung adjustan niyan. So since ang aming oras ngayon ay 1:30 PM, so i-adjust po natin siya sa 1:30. By the way guys, be mindful of this na may AM and PM. Baka kasi ma-set nyo siya sa AM pero PM na sa inyo. So ang pag-adjust niyan guys, ang ginagamit ko lang is itong off button lang, timer off button lang. So gagawin ko guys is lalagay ko siya sa 1:30 PM. Upper and lower buttons guys, pwede nyo po siyang ma-adjust. Pag-aralan nyo na lang guys kung paano po kabilis ang pag-adjust nyo ng time sa inyong remote. So ayan guys, basta ang pinipindot ko ngayon guys is matagal na press hanggang ma-reach ko po yung 1:30 PM. O yan guys, once na nandyan na po tayo sa 1:30 PM, ang gagawin natin is ipipindutin lang po natin itong set button. So, para mawala po yung blink niyan, kailangan pindutin na natin yung set at dun na po masiset ang ating clock time. So, that's it guys. Yan na po yung pag-set ng clock. Gagawin lang, ang susunod po natin gagawin yan guys ay tatalakayin na po natin itong tatlong buttons na ito. Okay, so guys, nandito na po tayo sa first three buttons ng remote. Okay, basically guys, ito, alam nyo naman na siguro to. This is the on and off button. This is, of course, alam nyo na rin po ito. This is the adjustment of the temperature. And of course, ito yung question na lang natin. Ano ba yung preset? Ang preset natin guys, ito yung kumbaga pinaka-default settings ng ating aircon. So, ito yung usually nakaset sa mismong remote. Ito yung nakaprogram na naka-memorize dito sa remote na ito. So, meron po kasi, minsan kasi tayo, meron tayong mga settings na gusto natin is naka-save. Kumbaga, yun yung gustong-gusto natin na unang-unang maging settings ng remote. So, yan po ang pinakasilbi ng preset. So, para malaman natin kung ano ang preset settings ng aircon na ito, try po natin. Ayan guys, o nakita nyo guys, naka-preset button siya niyan. Ngayon guys, kung gusto nyong palitan yan, kung gusto nyo palitan yung preset settings na yan, ang gagawin lang po natin ay ilagay natin siya sa kung anong modes na gusto natin. Of course, ako kasi guys, mas sinasuggest ko talaga is cool mode. So, okay, so cool mode. Then, ina-adjust ko siya sa temperature na 26. Yan ang gusto kong usualing settings. And then, naka-auto yung fan mode. So, that's perfect na. So, ang gagawin ko niyan guys, pipindutin ko siya ng matagal itong preset na ito. Up to 3 seconds hanggang tumigil siyang mag-blink and then doon na po nakaset yung preset button natin. Kumbaga yan na po yung program na pinaka-default settings ng remote. So, if ever na patayin natin siya, hindi na po 22 yung magiging default settings, kundi yung minemorize niya na 26 na. So, tingnan natin guys kung tama yung sinabi ko. Okay guys, so yan o. Nakita nyo na guys. So, yun guys. Yun po ang silbi ng preset button. Okay, so proceed na po tayo sa mga lower buttons ng remote. By the way guys, kung sakali man na nag-turn off tayo ng unit at biglang naging ganito. Yan. Kung mapapansin po ninyo, hindi po sumaray ng buo yung air vent niya. That simply means na umaandar po nun yung self-cleaning functions niya. Kasi guys, ang carrier, meron po siyang self-cleaning function. Usually, pagka matagal po itong ginamit, ang mangyayari niyan,
30 minutes po siyang magsi-self-cleaning. If I'm not mistaken, bali, umaandar pa rin po siya niyan, pero kumbaga naglilinis po siya ng sarili niya. Ngayon, kung kunyari, alanganin kayo at nagmamadali na kayong umalis at gusto ninyo nang i-turn off ng buo yung unit, I mean, ayaw nyo nang pagganahin yung self-cleaning, then ang gagawin nyo lang is buksan nyo ulit. And then, pag nag-off nyo ulit, tapos pag nag-beep po siya ng matagal, that simply means na magsasara na siya ang buo and magsha-shutdown na po siya ng buo. Okay guys, proceed na po tayo dito sa 7 buttons na ito. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, unahin po muna natin ang mode. Okay, iisa-isahin po natin sila. Ang mode po guys, ito yung kumbaga kung ano yung cooling functions na gusto natin. Sa carrier guys, apat ang mode na meron siya. So, itong mode na meron tayo ngayon ay nasa cool mode tayo. Ayan guys, kung napapansin nyo yung parang sun or parang yellow na logo. Yan po ang mode ng cool mode. And then, ang susunod po niyan after ng cool mode is dry. Yan. Ano ba yung dry? Ang dry guys, usually hindi ko masyadong ginagamit ito eh. Pero ang purpose po ng dry is para mag-dehumidify yung aircon. Ang dinidehumidify niya is yung mismong indoor unit. Kumbaga, pagka medyo mayumid na yung evaporator ng indoor unit, hihinaan niya yung mismong process ng aircon at tendency iinit. Pero yung aircon, mababawasan yung humid niya sa mismong indoor unit. So yun ang purpose ni dry mode. Kaya hindi ko po gaanong ginagamit ito dahil umiinit. And at the same time, ginagamit lang po usually ang dry mode kung sakaling napakalamig na po ng area. So then, the next mode is fan mode. So yan guys, yung fan mode, basically, puro lang po siya fan. Kumbaga, wala siyang gaanong lamig. Dahil pure hangin lang po ang ibinibigay niya. Kumbaga, pinasi-circulate na lang po niya yung existing na lamig sa mismong area. Okay? And then, yung pinaka-auto mode naman guys, ito, yung susunod. Ang automatic mode guys, ito yung nag-detect at nagsisensor na parang cool mode ito. At the same time, pagka medyo malamig na yung ano guys, yung kwarto, ang usualing nangyayari is medyo mabagal yung pag-engage ng compressor. However, okay lang din po itong settings na ito, pero hindi ko po ito ina-advise lalo na kung pang-overnight natin siya. Talagang cool mode pa rin po yung settings na gusto ko kasi hindi po siya umiinit at pag nasa cool mode tayo, yung temperature, once the na-reach niya yung temperature na gusto natin, hindi masyadong mabagal yung pag-engage ng compressor. Unlike dito sa automatic, medyo mabagal guys yung pag-engage ng compressor. Yun yung main big difference nila. So anyway guys, dito naman tayo sa auto swing. Okay guys, so dito na po tayo niyan sa dalawang swing button na ito. Ang upper button na swing button is auto swing. So pag pinindot po natin yan, ang mangyayari ay ganito. Yan, hindi po siya ihinto. Kumbaga nagsiswing po siya ng nagsiswing. Auto swing po yan. Yan, nakikita nyo ba na gumagalaw? Oh, and then, yung lower button naman na swing guys, ay yun po yung kung saan nyo po siya gustong tumutok. So kung kunyari, kung gusto nyo po siyang tumutok pababa, pindutin nyo lang po yung lower button. Mag-ano po yan, mag-a-adjust po siya nyan. For the meantime, ayan, packet po siya. Itututok po natin siya nyan pababa. So bali yan lang po yung purpose ng dalawang button na ito. By the way guys, yung pagtutok naman ng horizontal, ito po yung gagalawin natin para lang po alam ninyo. Ito po ang a-adjust natin. Manually adjusted po yun. So ang gagawin natin guys, ito, yung dito sa loob.
Medyo malabo, guys. Sandali, guys, ha. Yun, guys. Nakikita nyo ba yung loob? Ito yung horizontal na tinatawag na sinasabi ko, guys. Ito. Ito. So, pwede nyo yung i-adjust manually through hands. Ayan, guys. Pwede nyo ganyanin. So, kung saan siya gustong tumutok, pwede nyo i-adjust yan, guys. Ayan, guys. Oh. Meron siyang dito sa right, pero sa right, meron din po siya dito sa left. So, pwede nyo pong i-adjust yan. Huwag po kayong matakot na masisira. Daan-daan lang, siyempre, para po hindi siya masira. Pwede nyo po siyang manually i-adjust yan. Okay? So, proceed na po tayo sa remote ulit. And then, guys, dito naman tayo sa fan speed. Of course, alam nyo naman na siguro yan. Ang fan speed, meron ang remote na ito, guys, meron po siyang 5 speed. So, 1, 2, 3, 4, 5, and then yung auto mode. Usually, auto mode lang po ang lagi kong ginagamit. Ngayon, guys, tungkol naman sa other function ng ating fan speed, meron pa pong dual purpose yan. Yung kanina, guys, is yung adjustment of the fan speed, at meron pa pong ibang ina-adjust dyan. Ganito po yan, guys. Pag pinres ko po ng matagal yan, may lilitaw na D3. Ang gagawin natin, guys, is i-adjust natin siya sa temperature. Ang ginagawa po nito, guys, is inaalis niya po yung ilaw doon. Dahil siyempre, meron pong mga tao na ayaw nila na may ilaw yung indoor unit. Ngayon, guys, para naman sa mga tao na gusto ang may ilaw ang indoor unit, ang gagawin natin, guys, is ipipress natin ulit ng matagal itong fan speed hanggang lumitaw yung D0 at ilalagay natin siya sa D3. By the way, guys, ang ginamit ko is itong temperature button. Okay? So, ayan, guys, kung mapapansin nyo, nagbalik yung ilaw. So, pag-aalisin natin, guys, ulit, gagawin lang natin is pipindutin lang natin na matagal. Pag lumitaw na yung D3, adjust ng temperature, pababa, D0, mawawala na po yung ilaw. And then, guys, proceed naman tayo dito sa quiet operation. Ang quiet operation, guys, pagka pinindut natin to, guys, usually kahit anong settings pa yan, lalo na sa cool mode at automatic mode, ang gagawin lang ng quiet operation is kahit na naka-auto yung fan speed niya, i-set niya yung fan speed sa pinakamababa, which is the number one fan speed. So, pag pinindot natin yan, hihina po yung fan natin. Because that will make the aircon quiet. Yun lang po yung purpose nitong quiet operation. And then, ito naman sa baba ng quiet operation, ito naman yung opposite ng quiet operation. Ito naman po yung maingay. Because this is the high power operation. Ang gagawin naman po ng high power operation ay isasagad niya po yung fan speed. Kahit naka-auto fan speed pa siya, ilalagay niya, isa-set niya yung fan speed sa number 5, which is the highest or the max fan speed. And then, guys, dito naman tayo sa may eco button. Ang eco operation, guys, usually, ang ginagawa nito, guys, pag pinindot natin ito, kung kunyari nakaset po sa 26 ang temperature natin, after 1 hour, ang mangyayari, tataas po yan ng 1 degree Celsius. And then after 2 hours, tataas na naman siya ng 1 degree. So, magiging total na 28. Ang mangyayari nun, guys, sa umpisa kasi, ang style ng eco operation, sa umpisa, palalamigin niya yung area. Tapos, hanggang imimaintain niya dun sa pinakatipid na power consumption. Kaya siya tinawag na economical or eco operation. And then yan, guys, proceed na po tayo dito sa mga lower buttons. Anyway, guys, dito na po tayo sa mga last button, last part ng mga buttons ng ating remote, okay? Which is the eco sleep, timer on and off, clear, and set. Ayan. Yung CLR, guys, that means clear. Clear operation. Clear timer, clear lahat, guys. So, this is the button naman sa pag-set or reset, okay? So, umpisa natin, guys, sa eco sleep. Ang eco sleep, guys, usually, parehas lang naman ito ng eco operation. Ang difference lang po nila, guys, itong eco sleep is may timer. Kumbaga, meron siyang oras. Itong eco naman, guys, is ang maximum lang nito is usually up to 2 hours lang. So, pagka pinindot natin yan, guys, ang nangyayari, meron siyang option na 1 hour, 3 hours, 5 hours, and of course, 9 hours.
Ang use niyan, guys, ang mangyayari, guys, 'di ba, as I have mentioned earlier, ang eco, guys, pagka sinet natin ng aircon sa eco, usually the first hour tataas ang temperature niya to 27. So kung ang default settings natin is 26, ang after 1 hour magiging 27 'yan. And then after 2 hours magiging 28. That's the max increase na tinatawag nila pag nag-eco tayo. And then dahil naka-timer siya ng 9 hours, yung pinaka-maximum na temperature, which is the 28, yun yung magiging temperature natin for the rest of the 9 hours. Then after 9 hours, babalik tayo sa 26 pagka natapos na yung 9 hours. Correct me, guys, if I'm wrong, ah. Pero yun po kasi yung nabasa ko sa mismong manual. And then, guys, ito namang timer on and timer off. Basically, alam nyo naman na siguro yung ano niyan, ang purpose niyan. Ginagamit natin to, guys, sa desired time na gusto natin silang mamatay or magbukas. So, ang pinaka-best example na masasabi ko dito, guys, is yung, kung for example, nasa office tayo. Since yung mga empleyado umuwi sila 5 to 6 o'clock p.m., di ba? And then, papasok sila around 8 o'clock ng umaga or 7 o'clock ng umaga. So, pwede natin siyang iset ng ganon. Ang gagawin natin, guys, iseset natin yung timer ng off ng 6 o'clock ng hapon. And then, iseset naman natin yung timer on niya sa umaga, 6 o'clock ng umaga. So, bago palang pumasok ang mga empleyado, malamig na yung office. And then, mamamatay siya pagka lumabas na lahat ng mga empleyado at around 6 p.m. Yun po yung pinaka-best example doon. Minsan kasi, guys, may mga tao na ayaw nila ng patay-sindi sa remote. So gusto nila hindi pa sila dumarating sa mismong office or sa mismong bahay ay nakabukas na yung aircon nila. So kumbaga naka-timer na at darating na lang sila, malamig na yung area. So then for the last two buttons, ang CLR, ibig sabihin po ng CLR is clear, and of course the set button, yung pag-set natin sa clock time. And of course, sa timer natin. So, pag nagsiset tayo ng timer, guys, ganito, guys. Kunyari, gagawin natin siyang timer off na 2 o'clock p.m. Ayan, guys. Nakikita niyo ba? Okay, oh. Ay, 2 a.m. pala to. Okay, 2 p.m. natin siya. Dahil 1:30 kanina sa amin, eh. So, ayan, guys. Set natin siya sa 2 p.m. Ayan. Para mag-set niyan siya, guys, at huminto siya sa pag-blink, ang pipindutin natin is yung set button. Ayan, guys, narinig nyo ba? Nag-beep. So, that means naka-timer off na tayo. So, that simply means na mamamatay ito ng 2 o'clock. And then, however, kung ayaw ko nang magbukas mamaya ng aircon, ita-timer ko na siya ngayon. Ang gagawin ko, 2:30 p.m. So, ilalagay ko sa oras is 2:30 p.m. Mag-on siya. So, siset na naman natin, guys. Ayan, guys. So, nakita nyo, guys. So, within 2 o'clock to 2:30, patay ang aircon. Bubukas siya noon, 2:30. That yun po yung purpose ng timer on and timer off. By the way, guys, bago ko makalimutan, kung palang nag-set kayo ng timer ninyo, make sure na dapat ang infrared signal natin ay nakatutok sa mismong aircon. Ang usualing ginagawa ko, guys, bago ako matulog, kapag ka nakaset ang timer ko, nilalapag ko lang po siya sa lamesa na nakapoint sa mismong aircon. So kung mapapansin nyo, yun yung aircon, nakatutok po siya yan sa mismong aircon. Yan. Kasi pagka po nakatago yan, for example, hindi nakatutok ng ganyan, ang tendency pong mangyayari ay hindi aandar yung timer. Or kung aandar man, ay magkakaroon po ng delay. So yun, guys. I hope makatulong po yun. Kasi may mga ibang nagtatanong kung bakit hindi daw minsan umaandar yung timer nila. Baka isa po yun sa dahilan kung bakit hindi umaandar. So yun, guys. I think we're done with the remote control. So, ayun, I hope meron po kayong napulot na konting knowledge dito sa ating video, and sana may natutunan kayo. Kung meron po kayong questions, huwag po kayong mag-hesitate mag-comment at try ko po itong sagutin sa abot ng aking makakaya. At ayun, guys, kung meron man po akong mga pagkakamali sa pag-tutorial ko na ito, kayo na lang po ang bahalang magtama. Ayan lang po ang sinundan ko, guys, itong aking manual. So, ewan ko lang kung tama po yung understanding ko, pero I hope makatulong po yung ating video, lalo na sa mga may aircon na tulad po ng aircon namin. Ayun, guys. So, ayun, guys, thanks for watching. Till next time, signing out for a while. Bye for now. Bye!